So what's up mga katuna? So welcome back to our channel. So today's vlog, English. So ang topic natin today is about sa Jollibee crew o service crew pa rin tayo ngayon. So ang topic natin is, nakikita nyo sa thumbnail sa baba, is ano ang mga bawal sa Jollibee or ano ba bawal sa Jollibee? Pag nakaano ka na, pag asa crew ka na, kung natanggap ka na sa ano mga bawal mga dapat iwasan sa pagiging crew, sa pagiging bilang isang service crew. So, umpisa natin sa number 1. Awol or absent. Yan ang pinaka-una natin kasi kadalasan mo, please, sa mga crew, pag tumatagal na is nag-aawol or absent na without any valid reason. Or gumagawa lang ng kung ano-anong reason para lang makapag-absent. Hindi nila iniisip yung mga ka-duty nila na mahirapan kasi sila yung may extend. Diba? Yan yung pinakabawal. Awol or absent. Awol, absent without leave. Yan yung meaning ng awol. So, pangalawa, wag laging late. Yan. Kasi sa interview pa lang, diba, tinatanong na ng mga TL or mga manager kasi sino mag-interview sa inyo kung ilang minutes ang travel time nyo from the bahay nyo hanggang sa store location. So, dapat lagi kayong merong time management. Compete nyo na kung ilang ano, kung alam nyo lagi traffic sa inyo, 1 hour or 2 hours kang pumasok na bago ang duty mo para matraffic ka man, sakto ka pa rin makakarating sa duty mo. Kasi, paang late kasi, hindi porket kinakaltasan kayo, okay lang. Diba? Hindi okay yon. Kasi, kinakaltasan kayo eh. Pag late ka, magkano is 1 minute piso, diba? Mostly. Kaya, mas mabuti nang huwag malate para walang kaltas. Okay. Number 3, bawal kumain ng product. Paano ba bawal kumain ng product? While on duty. Bawal ka kumain habang naka-duty. Lalo na, pag ang kinakain mo is Jollibee product. Or product na tinitinda ng store nyo. Diba? Bawal yun. Yun ang pinakabawal. Kasi pag once na nalaman yan on that day din, babay ka na sa work mo. Mulan pa nga. Yun na nga. Ano pa ba? Number 4. Ang pang-apat sa listahan natin ay bawal sumagot-sagot sa manager. Bakit bawal sumagot? Bawal sumagot ng pabalagbag. Bawal maging rude attitude kumbaga sa mga manager. Bawal sila sagot-sagotin. Siyempre, may mga time talaga na nakakainis si manager. Pero, as a naka-uniform sa as a manager, respect as a manager. Diba? Kasi, once ka sumagot-sagot ka, disrespect yun, nakalagay yun sa code of ethics. Rule, house rule, kumbaga. Bawal sumagot-sagot sa manager. So, pang-5 ay ang hindi pag-iingat sa mga gamit sa store or property ng store. Like, mostly kasi nasisira is kunyari sa kitchen, sandok, or nabasag yung lagay ng mga mailowers, yun, mga plato, bawal makasira nun. Iwasan makasira nun. Kasi, basta masira mo, charge sa'yo, kalta sa'yo, ang pambabayad dun. Salary deduct, kumbaga. Tsaka yung mga parts, dapat iniingatan yung mga parts gaya ng tailor machine, ice cream dispenser yun. Kratko, yung sa may juice dispenser, may mga small parts kasi yun. And sobrang liit nun, yun po yung pinakamahal. So, dapat iniingatan talaga. Wag magtarampas, maglinis, kumbaga. Dapat every piece na dapat iniingatan talaga. Kasi, ikaw din magsasuffer nun. Ikaw din, sa'yo din i-charge yun, di ba? Alangan na magtrabaho ka lang para ikalpas sa charge, di ba? So, yun lang. Last at but na list, pang-anim, 6 lang yun nasa list natin wag mag kukuha ng product or mag ano ba tawag dito? May term nun by bypass
passing out ng food or product or any kind ng property ng store na without acknowledge. Ibig sabihin nun, stealing. Passing out ng mga product. Kanyari, meron kang kamag-anak, bumili sa'yo ng 6-piece chicken, tapos ikaw yung PC. Diba? Ikaw yung nasa center ng kitchen. Tapos nakita mo, kamag-anak mo, 6-piece lang yung in-order, pero 8-piece yung nilabas mo. Diba? Passing out na yun. Kunyari, mostly, kadalasan, yung mga crew na natatanggal, passing out kasi talaga eh. Naglalabas ng yung burger. Diba? Yung kayang, yung tipong ipagtatanggal mo sa trabaho, yung halagang 35 pesos ng yung burger sa salary mo monthly. Ay, quincenas katapusan, diba? So, huwag ka mag-passing out. Yun lang sa ngayon ang 6 na dapat huwag gawin o pinagbabawal sa Jollibee. Ang mga yun. Ito yung pagkakasunod-sunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na bawal bilang isang ay bawal gawin ng isang bilang ay bawal gawin bilang isang service crew. So, doon naman tatapos ng vlogs na to. Maraming maraming salamat sa pagnunood hanggang huli. Wala tayo palagiligo. Maraming salamat. Sa mga bago pa sa channel ko is don't forget to subscribe. Hit the subscribe button and hit click mo na yung notification bell para update ka sa mga bagong video natin. Oop. Naalog. Sipa ako. At saka mag-share na rin kayo and mag-click kayo ng comment anong gusto nyong pag-usapan. Dahil wala akong maisip na content. Bye-bye!